Taong 1991 nung pumutok ang Mount Pinatubo. Ito ang the second largest terrestrial eruption of the 20th century. Nagdulot ito ng malawak na pagkasira sa infrastruktura at binago ang mga sistema ng ilog sa loob ng maraming taon pagkatapos ng pagsabog. Marami sa kalapit na bayan ang natabunan ng lahar, lalo na sa bandang Zambales kasama na rito ang barangay Buhawen at Aglaw sa bayan ng San Marcelino. Dahil sa kapal ng lahar, naharangan ng daanan ng tubig o mga exit point nito sanhi ng pagkalubog ng barangay Aglaw at Buhawen. Sa ngayon, tanging ang malaking metal na krus na lamang ng lumubog na simbahan ng Buhawen ang makikita sa gitna ng lawa. Tinawag ng maraming lokal na turista ang lawa na ito na New Zealand ng Zambales dahil ang tanawin ay katulad ng malalawak na berdeng pastulan at lunti ang damo na matatagpuan sa New Zealand. Bilang karagdagan, ang lugar ay napapalibutan ng mga burol at nagtataasang mga pine trees. Ang Lake Mapanuepe ay may sukat na humigit kumulang sa 600 hektarya at may lalim na 20 metro. Sa ngayon, ang Lake Mapanuepe ay isa sa mga sikat na tourist spot sa lalawigan ng Zambales. Ito ay isang perpektong lugar para sa family outings at sa mga tao na mahilig mag-camping. Gayunpaman, ang pagpunta doon ay hindi magiging madali, ngunit ito ay lubos na sulit. Ang rough road trail na papunta doon ay humigit kumulang sa 4-5 kilometro mula sa Zambales Mega Dike. Katang mo, para hindi mo. Ako sa ulay. 1, 2, 3. Gayunpaman, kung naghahanap ka ng isang perpektong lugar upang makapagpahinga, ang Lake Mapanuepe ay isang special na lugar para sa iyo. Dahil hindi mo na kailangan mag-trek, pwede kang magtayo ng iyong tent sa tabi mismo ng iyong motor or iyong sasakyan. Kaya tara, samahan niyo kami sa ating bagong moto adventure patungo sa New Zealand of Zambales. Let's go! Isaan na natin ang video. Sa nakaraang episode, bumiyahe kami ng 6 oras mula Tarlac hanggang sa may entrance ng papuntang Mapanuepe Lake. Hindi na kami umabot ng New Zealand dahil sa hindi na namin nakita ang marka ng daan dahil kakatapos lang ng ulan at sobrang dilim na din. Kaya nagpasya na kami na mag-overnight na lang sa may maliit na puno na nakita namin sa tabi ng daan. Ay, lumubog na. Wait lang. Ilahin ko muna. Ay, sige, tulak na natin. 1, 2, 3. Go, 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 go. Dead end? Di pa eh. Pero mukhang malayo eh. Ah, ganun. Hindi, sa may ano, New Zealand. New Zealand. New Zealand doon. Yes. Salamat, boss. Thank you. Ayun, buti na lang.
Salamat sila kuya, sarap sila kuya. Na naka-keep you, sir. Tanong lang po, saan po ba kayo galing? Dito sa kaliwa. Ah, dyan? Oo. Masusundan niya lang yung sa rent rail na yun, ano? Hmm. Kaya lang yun dito kasi yung daan niya, matarik. Yun dyan? Oo. Meron sa daan pababa. Dito malapit na, papunta ano na to, yung ginagawang daan. Doon papunta yan? Oo. O, doon nga. Sige ba, sila. Saan punta niyo yun, ano? Oo. Puno ko yun, mga yun. Okay, thank you. Ah, tama daw. Buta lang, nakapagpalit na tayo ng motor. Kawawa dito si Kim ko, kung sakali. Ayun yung nice stock na Innova. Wala, lakas ng tubig. Check muna natin kung malalim. Ano? Ano, kaya? Sige, pwede. O, unahan mo, tulak kita. Okay, ang unang susubok, Sandro Aguilar, let's go! Ah, yeah. Lang malakas! Sandro lang malakas! Yun, lakas! Ikaw, Lay! Let's go, Lay! Let's go! Yeah! Kataw mo, para hindi ko... Let's go, Lay! Yun! Thank you! Okay, ayun naman. Let's go, Shadow. Huwag kong papahiya, Shadow, ha. Woohoo! Isiw lang pala. This way to Autobot Jamboree.
Par, malalim. Eto dito. Timba to. Okay. 1, 2. Ayan na yung mga pine trees. Andiyan na tayo. Let's go. May nagar dito. Ang donut. Dito siguro. Dito yung mga panderitas eh. Dito mo. Yung mga flag. Huy, napakaganda. Eto, phase 2. Sabi niya dito, Sunken Church Floating Restaurant doon. Dito naman, New Zealand. Let's go! Lolit's Ranch. Woohoo! Dito. Wala, ganda. Grabe naman pala. Ganda guys. Hanap tayo magandang spot. So, saan kaya kami? Bili tayo mantika. Sana may mantika. May mantika po. Ayun. Buti naman. $70. May gubo dito. Kaya lang sayang. Hindi na pinaparent yung may-ari daw. Yung may-ari dito. Yung may-ari niyan. Gubo ang ganda. Ganda dito. Grabe. So, ito yung spot natin, guys. Sakto-sakto. Lalagay tayo ng ano dito. Duyan. Tapos dito yung tent natin. Sana makasakay tayo ng bangka mamaya para malapitan natin yung ano. Yung church.
Okay. Ito yung chef natin, Chef Lay. Yo, what's up? Shout out sa lahat ng IWS. Yeah. Lalo sa Plant One. Yun. Ay, sa lahat ng mga kasama ko. Shout out Team Palibot. Oh, shout out sa lahat ng Team Palibot, lalo kay Caldo. Yung pala yung butas ko ng plate natin nasa isa. At punong-puno ng adventure. Yeah, boy. Uli ko, nilalawa ka talaga. So time check guys, 12:25. Kailangan namin magmadali kasi baka umulan. Baka mahirapan tayong mag-drive pauwi doon sa may Sapa ba 'yon? Yung kanina dinaan natin na ilog doon. Baka tumaas yung tubig. Kaya nag-decide na kami na umuwi na. Pero bago tayo uwi, daanan muna natin yung view deck dito. Ito, dito sa kanan. Dito kami nag-stay. Phase 2, Lolitz Ranch. Tapos, ito yung Welcome to New Zealand overlooking Sunken Church and Floating Restaurant. Oh, may restaurant pala dito. ADB, let's go. Wow, ganda. Ganda, no? Oh. Grabe, napakaganda. Welcome to New Zealand of Zambales. Napakaganda dito guys. Lalo na dito banda oh, yung mga pine trees. Ang dami.
maganda dito. Tignan nyo yung mga ano guys, oh. Tignan nyo yung pine trees. Kala mo din drawing? Kala mo painting lang, oh. Oh. Tapos dito. Solid. Dito pala masarap mag-tent guys, oh. Ayan, oh. Ang lawak dito. Nang ulan. Saglit lang tayo dito para makita nyo din kung ano yung view dito. Ang daming pine trees, no? Makamangha. Wow, ang ganda din pala ng ano dito. Ang view dito, oh. Wow. Ganda. Ganda ng pwesto ni Kuya, oh. Hamok lang. Tsaka tarp. Oh. Sana, oh. Wow. Ang may-ari po nito si Jose Rodriguez. Jose Rodriguez po. Ah. Tapos ang may-ari naman po sa Phase 2 si Lulets Rodriguez. Magkapatid po sila. Magkapatid. Sila Ruby Rodriguez, kamag-anak. Kamag-anak po nila si Ruby Rodriguez. Wow. Si ah. Ano yung namatay? Oh, si Juan. So ito guys, andito tayo ngayon sa Phase 2. Ito yung tinatawag nila na sir. Ay, Phase 1, ito yung one. Tinatawag nila na Jose Ranch po. Apo. Ayun, Jose Ranch. Ay, meron po silang tinitindang buko dito na tig 50 pesos, tama? 50 pesos, meron din po sila ngayon, mga prutas. Meron tayong mga available na souvenir, meron tayong bag. Ayan guys, oh. Ayan oh. May bag tayo. Oh, ayan, magkano po yung ganyan natin? Magkano tabi? 300. 300? 300. Ayan o, ang ganda oh, ganda ng quality oh. Meron tayong handmade po yan, sir. Parang waterproof. Matibay po yan sir, waterproof. Ayan, parang waterproof na siya. Tapos ito po, meron po tayong t-shirts. Marami. Sino po yung mga gumagawa niyan, mga lokal, mga taga-Sambales din po? Ito po, mga t-shirts, may mga iba-ibang kulay. Ayan o, ang ganda ng kulay o, pink o. Meron po tayong ano, blue, black. Wala bang red? Siyempre kung may pink, dapat may red. Meron din naman po. Tapos meron din naman po tayong... Mag. Magkano naman po yung mga mag? Mga ganyan. 180 lang naman, sir. 180. Ayan opo, guys, kung pupunta kayo dito. Tulong nyo na lang dito, po sa amin dito, oo, para ano. Kung pupunta po kayo dito. Kahit meron naman po tayong pagka. Bili po kayo ng mga tinda ni na ma'am, ayan. Opo. Para makatulong po tayo sa mga lokal. Opo. Dito sa Zambales. Ayan po. Ayan po. Ayan. So, ayun. Kanina, nagtatanong kami sa price ng bangka. Sabi ni ate, magkano po yung sa bangka ate papunta dun sa Sunken kasi Church? Kasi po, nung tumaas po kasi yung gasolina. Opo. Nag-ano na rin po sila na taas 1K na, opo, nagtaas na rin po sila ng 1,000 po. Opo. Tapos, ilan po yung kasya dun sa bangka? 5% po ang capacity. 5%? 5 to 6% po ang capacity ng isang boat na papunta. Iikot na po dun mismo sa may Sunken Church. Sunken, opo sir. Okay. Saan pa po yung pupuntahan nung ano? Ang lawak kasi nung ano. Ano, sir, ano po yung ano na yun? Yung parang... Unang barangay lang po yan. Ano po? Unang barangay sir. Sabi po nila, meron daw po nakalubog na dalawang barangay dito sa ilalim ng lake. Yung barangay Aglaw at saka barangay Buhawen. Buhawen at saka Aglaw. Opo, barangay Aglaw at saka barangay Buhawen. So malalim po pala tong lake na to, no? Sa medyo gitna, nasa medyo gitna, hindi pa totaling gitna. Opo. Nasa 20 feet. 20 feet, malalim. Meron din po mga isda dyan sa ano? Madami, sir. Madaming isda. Opo. Pero safe naman po yung mga isda kasi sabi po nila may halong mercury daw po yung tubig. Wala naman, sir. Ngayon lang kasi, kaya lang naman po nagkakaroon ng fish killing dito. Kasi yung ano po, yung tubig na nanggagaling sa seabed ng bundok,
na masyadong malamig. Kasi masyado siyang malamig pag galing sa Cebu mismo. Opo, opo. Ngayon po. Parang yung mga galing sa falls. Nihalo po doon sa dating tubig dito sa lake na medyo maligamgam na siya. Opo. Eh doon na sana yung mga isda biglang may papasok na tubig malamig. Na sobrang lamig. Doon namamatay yung mga isda. Doon po sila namamatay. Kaya po nagkakaroon po ng fish-killing na ganyan ngayon. Sa ngayon. Okay po. Ayun yung may parang nakikita po ko doon, yung jet ski. Ano po yung pinaparent din po? Pinaparent po yun. Magkano po yung rent sa jet ski? Ano po sir, depende po sa oras na kukunin, pero ang alam ko po sa oras niya ni 3,000. 3,000. Kunwari po gusto nilang mag jet ski, kanina po sino po pwedeng makausap? Kausapin lang po yung management po doon sa ano, sa doon po sa entrance. Ah, doon po yung may kulay blue na tarp. Ayun, ayun guys, so kung gusto niyo mag jet ski, punta lang po kayo doon sa may management, doon yung may kulay blue na tarp doon. Ayun. So sabi ni ate, asa 3,000 pesos daw yung 1 hour sa rent sa jet ski. So pwede na, parang sa Subic lang din. Yung mga pine trees po na to, bigla na lang silang nag-boom. Oh, hindi sila tinanim? Opo, hindi po. Bigla na lang po silang tumubo. Grabe, ang galing no? Inayos na lang. Inayos na lang. Opo, ginawan, inano na. Ang tawag nito? Yung... Kahit po yung damo-damo na yan. Ah, tinanim na yan. Ang galing ng ginawa nila. Kala mo talagang nasa New Zealand ka. Ang galing, lalo na banda doon, no? Doon sa kulay. Naka-strict na consultant yan, tanim na rin yan. Parang, ang tawag nito, inayos na po, no? Oo, oh, inayos na, no? Nilandscape na po yung iba. Ang galing na ginawa nila. Pero karamihan po talaga dyan, tumubo na lang po. Kasi, di ba, pag sa isang puno, pag maraming bunga, nagtatalsikan, siyempre, dadami. Dumami ng dumami, no? Dumami. Pero imagine, no, hindi mo isipin na dati palang lahar to. Lahar po ito dati. So, guys, dito sa may Phase 1 or Jose Ranch, meron po silang dalawang CR. Meron po doon, meron din po dito. Kahit sa phase 2, may CR din po sila. Tara, pakita ko sa inyo yung CR. Puntahan natin. Ganda naman ng mga tent na mga to, oh. Social. Ayun, oh. Ganda. May mga ATV sila. Oh, ATV ba tawag dyan? ATV na malaki. Ito yung CR guys. So meron siyang panlalakad at pambabae. So yung CR dito sa phase 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron siyang 6 na CR. Magpasalamat sa lahat ng umabot sa hanggang dulo sa ating video.
At syempre, gusto ko rin po shout out ang ating mga followers at ating mga subscribers na nagpapa-shout out. Shout out po kay Jerry Manalang from Nueva Ecija. Shout out din po kay Boss Jet TV, kay Maricel Saludes Natividad, kay Romuel Bustos, sa mga anak ko na nasa Pampanga, Jan Andre Perez and Jan Matthew Perez, kay Gibo Andrada Kabatan, meron po siyang YouTube channel Gibo AC from Pampanga. Shout out din po kay Uneng Borja. Ayan. Shout out din po kay Chris Osamak. Sabi niya, idol, shout out sa susunod mong vlog dito sa Villa Cecilia Beach Resort, Tondol, Anda, Pangasinan. Shout out din po kay Aliangan Pilat Rose. Sabi niya, pa-shout out naman po from Hong Kong. Updated po ako palagi sa rides nyo. Ayun, maraming salamat po. Shout out din po kay Michael Mamuntos from Dipakulaw. And shout out sa Mamuntos family. Ayan. Shout out din po kay Ryan Bate from Anda, Pangasinan. Shout out din po kay Mike Amugis, kay Gerson Picayo, at sa kanyang jowa na si Miss Kim. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Mama V, Alena, at buong Shambhala team sa Las Piñas from Kakayahan Tam. At syempre, shoutout din po kay Boy Manguera, Milagros, Jan Manguera, at Bap TV. Ayan, shoutout po sa Manguera family ng Aranggren Capas Tarlac. Maraming maraming salamat po sa laging panonood sa ating mga video. At syempre, shoutout po kay Biyahe ni Carding. Ayan, so maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating video. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, maraming maraming salamat po. Once again, this is J4 Speed. Ingat po kayo palagi. Ride safe always. Ciao!